Nagbabalik po tayo ngayon dito sa pinangyarihan ng pamananambang patay sa 8 katao kung saan isa ang sugatan at nasa ospital ngayon. Nandito po medyo merong mga tao dito na pumupunta na nagsasabing kilala nila. Ito, sinasabing ama niya raw po ay itong isa sa mga biktima dito sa nangyaring insidente. Iga! So yan po, medyo emotional po talaga yung nangabing isa sa mga biktima ng pananambang ito. Taga-sentro po? Taga-sentro, relax po. Nagadaan lang daw. So ayan po ha. Ayan po, galit na galit po ang mga anak ng biktima. Pero kasalukuyan pa po natin inaalam kung ano yung pangalan ng kanilang ama. Mama, Ma'am, taga saan po yung ama nila, ma'am? Taga saan po yung tatay nila, ma'am? Sa lower pa ata. Ano pong pangalan ng uncle niyo, ma'am? Si ko ang sa Ganding Cylon. Sa Ganding Cylon. Opo. Isa po sa mga biktima. Ito po yung kanyang anak, yung dalawa. So ayun po, initially sabi ng mga kaanak dito ng biktima, nadamay lang daw po ang kanilang tatay na taga Upper Paatan. Ay, Lower Paatan po. Lower Paatan. Pero bahay sila sa Ocean. Kagawad, magandang hapon po. Live po tayo ngayon, napapanood sa Cool FM page sa DXVL 94.9 Cool FM. So, isa, kilala niyo po yung tatay ng dalawang anak na ito na isa sa mga biktima po. Kilala ko sir kasi kamag-anak ko na rin. Kamag-anak niyo po. Ang taon na yan is may itik yung bibi. Yan po ang trabaho niya. Yung magbiyata, matikot. Ang sinasabi po kanina nila is dumaan lang daw po nung naganap itong pananambang. So nadamay lang daw po itong kanilang ama. Dumaan lang daw. Kaya man din ang pagtawag nila sa akin. Dumaan man daw. Nagtaka nga ako bakit na ano dito. So yung taon na yan, kilala ko talaga yun. So wala po yung naka-agrabyado na naging kaaway kasi kilala nyo man po personally yung tao na yan. Ano po pangalan ulit ng ano sir? Nung ang kilala po na pangalan sir, sa Ganding. Sa Ganding, sa Cylon. Sa Ganding, sa Cylon. Uncle ni Mrs. Nangaan, luwar pa. Wala na akong masabi na iba sa
Dua batang na damay siguro. Pakikitik ka nung agad. Hello. Well, hindi mabas siguro. Tapos pinara na kita. Sumaya-maya po. Susubukan nating makapanayam itong kanyang anak. Sakaling medyo okay na po ang kanyang pakiramdam. Kasi sa mga panahon po na ito, sa mga oras na ito, emotional pa po. Siyempre, normal na mararamdaman ng isang anak. Galit, bukod, at saka talagang hindi niya matanggap yung nangyari sa kanyang ama. Galing siya ng Aringay. Galing siya ng Aringay, sir. Tinignan yung pastor ng itik. Pagdaan niya, yun na. Damay. Nadamay. So nagpastor siya ng kanyang itik doon sa Barangay Aringay, sir. Tapos umuwi sana papuntang Lower Paatan. Doon na siya nadamay. Okay po. Mga pinsan ni Mrs. Po. Mga pinsan po ni Mrs. Po, sir. Bali, ilan po ang anak ni Sir Sailon, sir? Ito mga anak niya, sir. Mag-pastor kalit na. Yung asawa niya patay na rin. Ah, so mag-isa na lang si tatay nagtataguyod sa kanyang mga anak. Ay, wala na kayong ina. Wala kayong magkapatid. Oh, ito siya. Amin. Ito siya for sure. Palis mo. Uy, patan. Nakasan niyo yung lobo. Masahan niyo may itong mapalasok. So, andito si Sir David Don Saure. Kinakausap itong anak ng biktima. No? Pinapalakas yung loob ng mga anak. So, napag-alaman natin na yung biktima ay mag-isa na lang itinataguyod ang kanyang mga anak, dalawang anak, dahil ang kanyang asawa ay una nang matay. Ano? Anong ikinamatay ng kanyang nanay, sir? Ang sakit din, sir. Complicated na. Kailan lang po namatay, sir? Mga almost 2 years. 3 years. 3 years, sir. Kaya ito na lang kinabubuhay nila. Magpapasok na yung pagsibilyan dyan. Magpapasok na lang ng bibi. Patuloy ang tao na hindi yan mag-inom. Bisyo na. So walang bisyo. So yun po, kaawa-awa po ang sinapit ng biktimang ito. Kung sakali man po nga talagang nadamay ang mga ito sa nagawang pananambang dito sa siyam na biktima, kung saan 8 ang patay, isa ang sugatan at nasa ospital ngayon. Sorry, Maron, help me. Saan po nakasakay ang inyong tatay, ma'am? Sa X-Rin po. May yellow na kwan. May yellow na helmet. Hindi niya na. So galing siya ng apat ng lower. Saan sa itikin namin kasi? Saan sa itikin na? Punta na siya ng kwan. Diyan din po sa mga ng Aringay. Ganyan sa Lower Paatan. Nasali na para. Dito na mam yoran. So ayan po sinusubukan nating lumapit doon sa kanyang ama. Para talagang makumpirma natin kung talagang tatay nga niya yung biktima. Ayan, si nanay, maaaring nga kamag-anak rin po ng isa sa mga biktima na binarila patay dito sa provincial road patungong Barangay Aringay. Particular dito sa tabi ng USM compound. So ayan po medyo nagkaka ano ngayon dito yung mga tao. Kung maobserba ninyo, wala nang social at physical distancing, ano, dahil nga dito sa kaganapang ito. So ayan, pinapa-atras po ng mga pulisan yung mga tao na gustong makita yung lugar kung saan nangyari yung krimen. Marahil ang iba dito ay talagang mga kamag-anak na gusto rin makita kung talagang
isa sa kanilang mga kamag-anak ang nasawi. Welcome na sa kanoy, ipalamig nyo na. Well, servisyo. Sir, paminan namin sa kanilang... Opo, yung pinagbabaril po sa Rice Granary, malapit dito sa USM, particular sa Provincial Road patungong Barangay Aringay. Ipair ko nyo mga tayo, ipair ko nyo, ipair ko nyo, tayo po kayo pati nyo. So, subukan nating lapitan yung sinasabing sinasakyan ng kanyang ama. Itong kulay yellow na helmet, XRM, dyan daw nakasakay ang kanyang tatay. Ayan po, kung makikita ninyo, yung kulay dilaw na helmet na kulay itim na XRM, diyan po lula ng kanyang tatay na sinasabing nadamay dito sa pamamaril patay sa mga biktima. Ano? So yan po kung makikita ninyo, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Ayok ko na ba si Janjan pati si Pito. Ipatawag na ba si Paris ko na. Hindi siya maging mong statement na kung ano. Sumula yung kwentro nga pulis ni. Eh, ina sila dia. Oh, sige. Parang galit ata kayo, sir, ah. Kasi ano, may yun nga, Facebook na na, Encuentro Police. Oh. So, baka gusto nyo linawin, sir. At least, ngayon, live tayo na papanood sa Cool FM page sa DXBL 94.9. So, linawin po natin, sir, yung mga kumakalat na false report. Oo, false report po na may police ang Encuentro itong mga... biktima. Wala pa until now, investigan pa ng suko. Hintayin na lang po natin ang investigasyon ng suko. Maraming salamat po. So ngayon po, kasalukuyang unidentified itong mga biktima, no? So yung unang sinasabi, kumakalat na balita ng mga estudyante ng USM, eh hindi pa po natin sigurado. Dahil kasalukuyang pang inaalam, pagkakilan na ng mga biktimang ito, inaantay pa yung suko para imbestigahan itong lugar ng crime scene, ano? So, para sa mga legit, tunay na balita, mantabay lamang po kayo dito sa Cool FM. Dahil andito po kami mismo sa lugar kung saan nangyari yung krimen. So, ayan po, ah, hindi natin maawat, hindi halos maawat ng mga kapulisan. Itong mga taong ito na ngayon ay gustong makita, baka isa sa mga biktima ay ang kanilang mga kamag-anak, ano? So, wala na. Wala ng social at saka physical distancing na nangyayari dito. So, ang mahalaga sa kanila ngayon ay makita, makumpirma kung ang isa sa mga biktima ay kamag-anak ba nila o mahal nila sa buhay. O, yan. So kasalukuyang nakasara pa rin ang daanan dito patungong Barangay Aringay, particular sa Provincial Road, hanggat hindi dumarating ang SOCO para magsagawa ng malalimang investigasyon. Eh hindi po makakadaan itong mga motoristang ito na papasok papuntang Barangay Aringay, ano? So kung maaari, gamitin nyo na lang po ang mga alternate roads na pwede nyong tahakin sa ngayon.
So yan muna so far ang update dito sa lugar kung saan nangyari yung pamamaril patay dito sa 8 katao at isa ang sugatan na nasa ospital ngayon. So magbabalik po kami maya-maya kapag nakakuha pa po kami ng mga karagdagang detalye tungkol dito sa insidente. So ayan, parang dumating na ata yung Soko. Andiyan na, dumarating na po yung Soko, mga kakonektado. Ayan na po ang Soko para magsigawa ng investigasyon, ano? Walang magpasok ka, walang magpasok. Huwag nang tapagan. Alin mo lang sa kundun. Sa ano po ito? Sa provincial road papuntang Barangay Aringay, particular dito sa USM Granary. Ano? So ayan ha, hindi maawat ng mga kapulisan itong ating mga residente dito, mga kakonektado. So oo, wala nang social distancing na nangyayari dito. Hindi natin masisisi yung mga ito kasi inaalam nila kung kamag-anak nila yung mga na biktima, no, na nasawi. So ayan. Lahat magkwan, labas ang magkwan, please line. Lahat. Sa ngayon po, patuloy pang inaalam yung pagkakakilanlan ng mga biktima. So batay po sa panayam natin kanina, yung isang biktima na nakasakay sa itim na XRM na may suot na kulay yellow helmet, taga lower paatan po. So andito na po yung ating mga taga Soko. So ngayon hindi na po tayo pwedeng pumasok doon sa ano. Saan yan, sir? Diyan man dyan. Atras tayo muna daw. Atras muna daw. Atras lang muna. Atras para matapos na. Atras pa. Huwag nyo ano yun kayo. May COVID dito, marami na tayo. Sila, pakikanon. Atras pa tayo, sir. Atras pa. Ayaw ko ba? Atras mo. So ayan po, walang pinapahintulutan yung Soko na pumasok dito sa naka-cordon na area, ano. So inaabisuhan itong mga residente na ito na umatras, huwag pumasok sa ayan, pahirapan po ang pagpapaatras, ano, sa mga residente. Wala nang social distancing, tama po yan. So yan po muna ang update dito. Magbabalik po kami maya-maya.